Nalalapit na ba ang iyong pagsakay? First time mo ba o hindi kayo matagal na at kailangan mo ng mga gamit para sa iyong pagsampa? Ano-ano nga kaya ang mga kailangan mo at kung saan ka makakabili nito nang hindi nabubutas ang iyong bulsa? Hi! Ako nga pala si Enjo at nandito ka ngayon sa Happy Makinista. So saan nga ba magandang bumili ng gamit na kailangan mo sa barko at kung ano-ano ang kailangan mong bilhin para tumagal ng 9 na buwan o depende sa kontrata na bibigay sa'yo. Maswerte ka ngayong araw at pag-uusapan natin yan at kung hindi ka pa nakasubscribe ay i-click na ang subscribe button sa baba para makatanggap ng notifications sa tuwing upload ako ng bagong video. Okay lang yan. Hintayin kita. Okay, assume ko na nakasubscribe ka na ngayon at tutuloy na natin ang ating usapan. Pag-usapan muna natin ang mga gamit na kailangan natin sa barko. Huwag kang mag-alala, isusulat ko rin to sa description kaya i-check mo na lang bandang baba. Una sa listahan, underwear. Bakit nga ba ka mo underwear? Buti na tanong mo. Sa barko, marami tayong posibleng maging trabaho kaya lagi kang mapapawisan. At posible din itong masira, kaya kailangan mo ng pamalit. Hindi naman pwedeng bumaba sa gitna ng dagat, diba? Kaya payo ko sa'yo, bumili ka na ng marami. Sa underwear ay 12 peraso, samahan mo na rin ang medyas na 12 na pares. Since pinag-uusapan natin dito ang kung paano ang makakatipid, kung meron ka pang luma na pwede pa, bumili ka na lang kung ilan ang kulang mo. Tulad nito, socks! Isang pack, nabili ko lang siya ng 160, 12 na peraso. At itong underwear, nabili ko lang siya ng 60 pesos. Susunod sa listahan ay working clothes. Ito ang mga damit na long sleeves at maong pants. Kahit na magbibigay sa inyo ng coverall ang inyong mga kumpanya, mas mabuting bumili nito para dagdag protection sa winter o di kaya ay masyado mainit. Kailangan nyo ng at least na 4 na long sleeves at 2 maong pants. Ang tinutukoy kong long sleeves at pants ay tulad na to. At na to. Yan. Hindi mo kailangan bumili ng branded na pants sa mall dahil yung pangtatrabaho mo lang. Mamaya, ituturo ko sa inyo kung saan ako bumili. Itong long sleeves ay nabili ko ng 120 pesos at itong maong pants ay nabili ko lang siya ng 75 pesos sa bargain. At syempre, kasamahan nyo na rin ng belt. Yan. Nabili ko lang to sa halagang 100 pesos. Speaking of winter, kailangan mo ang mga sumusunod para sa panahon ng taglamig. Unang-una ay itong shawl or scarf. Nabili ko lang ito sa halagang 200 pesos. Susunod ay bonnet. Yan. Nabili ko lang ito sa halagang 100 pesos. At itong jogging pants. Nabili ko lang ito sa halagang 200. And kailangan nyo syempre ng jacket. Ngayon, kung wala kayong jacket, kailangan nyo nabili, bumili, pero ako lumakon na ito kahit hindi ko na kailangan. Susunod sa listahan ay flashlight at aralo. Yan. Bumili na ako ng tagdalawa para pag nasira yung isa, meron pa akong extra. Tulad niya ng sinabi ko, hindi pwede bumaba sa gitna ng dagat dahil wala namang mall doon. So, ang presyo na itong bawat isa ay tag 100 lang. Bumili ka na rin ng ganitong tsinelas. Ang bili ko dito ay 230 pesos para hindi ka mahirapan magsuot kapag ikaw ay bumaba sa changing room galing sa iyong kabina. Bonus item! Itong dalawang items na ito ay pawang bonus items lamang. Hindi nyo na siya kailangan bilhin. Depende sa inyo. Pero ang unang item ay magic pillow. Yan. Magic pillow para pwede mo siyang madala sa iyong maleta at hindi siya masyado magko-consume ng space. At kung sakaling ikaw ay magpapahinga,
meron kang komportableng unan, hindi katulad sa nakikita natin sa barko. Susunod na item ay earplugs. Kapag ikaw ay nasa engine department, minsan ang mga earplugs na ini-issue doon ay hindi siya komportable din sa tenga. Kaya mas magandang bumili kayo ng separate na earplugs. Yan. So sa usapang kalinisan naman sa katawan para hindi tayo mag-amoy bagoong sa barko, bumili tayo ng sabon. Kahit na may ini-issue sa atin ito bawat buwan, mas maganda kung bumili tayo ng sarili, kung lalo na kung kiyang ka sa sarili mo sabon o meron kayong sabon na ginagamit sa pang-araw-araw. Lalo-lalo na shampoo, toothpaste, toothbrush, and dental floss, and deodorant. Pinakahuli sa listahan ay itong tape. Yan. Malalaman nyo kung ano ang purpose nito sa susunod kong video, kaya abangan nyo. Ayan, pag-usapan naman natin kung saan ko nabili itong mga gamit. Nabili ko ito sa Divisoria kung saan ang lahat ng bagay ay pagsak, presyo at bukod pa doon ay pwede mo silang tawaran. Kung hindi mo alam kung paano ang papunta doon, sumakay lamang ng LRT sa Central Station o di kaya sa jeep na merong karatulang MCU at bumaba sa Diose. Mula sa Diose ay sumakay pa ulit ng isang jeep papuntang Divisoria. Pagbaba mo, nasa Divisoria ka na. Marami ka ng pagpipilian ng mall doon, katulad ng 168, 999 at 888. Ang paborito ko sa lahat ay Divisoria Mall. Ikaw na bahala kung saan ka bibili ng iyong mga gamit. Pero kung sakaling napili mo ang Divisoria Mall, dumaan ka muna dito sa PPE Shop kung saan ka bibili ng long sleeves at earplugs. Sa mga pants naman ay nasa Pasay. Malapit ito sa MRT Top Station. Marami kang pagpipilian dito mula sa 75 pesos hanggang 100 pesos. So yun na lahat ng pro tips na ma-share ko sa inyo tungkol sa pagbili ng mga gamit na kailangan natin sa barko. Tatawagin natin itong Seaman Starter Pack. Siya nga pala, nagdala na rin kayo ng sarili ninyong damit pang bahay at kayo na bahala kung ilan ang inyong dadalhin. Kung sa tingin nyo ay kulang pang aking listahan ay comment nyo lang pa ng baba para makatulong pa sa ating mga kabago. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod ko pang video na kung paano ba mag-maximize ang pag-pack ng isang maleta. Hanggang sa muli, ako pala si Ejo, nagsasabing, dagat, panganibang dala, tibayan ang loob sa bawat pagsubok.